we since Sunday 10 o'clock in the morning, the OCD, composed of DPWH, SND, BILG, the SWD, and other agencies were tasked to for a quick reaction scenario for the three approaching storms. We took proactive steps kasi parating ang bagyo nung Lunes ng gabi. Tama ba ako? Tama, no? Lunes ng hapon? Lunes ng hapon dumating? Ah, yeah. Monday morning dumating. So, Sunday, 10 in the morning, nag-order na kami ng mass evacuation. Maraming salamat sa DNR na nag-identify ng geohazard areas. Nagkaroon kami ng instruction sa lahat ng governors and mayors to preemptively move the people, and over 8,000 households are evacuated. At kung di ginawa yon ng ating mga maigiting na local officials, mga governors at mga mayors at barangay captains, the 8,000 families who were affected, approximately 50 to 60 of their homes were totally destroyed by falling trees and the effects of the rain. So we would have had a lot of casualties kung hindi na preemptively evacuate yung mga tao doon. So these are lessons learned from Christine. Lessons learned yung nagawa doon. This time, the local governments were more insistent on the evacuation proceedings, and the team worked really well. So my hats off to the OCD. They did a great job. We can now open the floor to questions. Eden Santos, Net 25. Secretary, sa mga oras po na ito, may mga reports po na bumabaha na sa bahagi ng Tugigaraw dahil daw po sa may nagbukas ng dam. Hindi. Bumababa lang yung tubig galing sa bundok, pero hindi dahil sa dam. Kasi yung dam, nag-release siya ng tubig since Saturday morning. Nag-release siya at I think it's 65 cubic meters per second ang nire-release niya. And it went to only up to 4, at the highest point of the typhoon, it only went up to 4 meters below critical. So may segue pa siya another 5 meters before overflow. So it was not connected to the dam at all. Ano lang yan, yung tubig na bumababa talaga galing sa bundok. Maricel Halili, TV5. Sir, magandang hapon po. Sir, you mentioned na meron pa ring drug trade inside Muntinlupa Jail. Can you tell us kung gaano ka talamak, kaseryoso yung problema natin doon until now? Ang dami nang sumubo kayo sinyan. Lahat na ginawa nila, hinigpitan, lahat na. Pero it seems that meron pa ring systemic na yung problema sa loob ng Muntinlupa eh. So they're trying a new approach. Kahit anong gawin nila after isisweep nila after 2 weeks, lahat may telepono na naman. So evidently there's something wrong within the system. And changing personnel is not the answer. You have to change the location, change their availability, change their accessibility para yung communication to the outside world is curtailed. So ayun ang ginagawa. Pero sir, yung mga kasabwat dun sa Muntinlupa Jail, are we looking into this? Well, they're being investigated. Hanggang ang report sa amin is from jail guards up to the supervisors. Titignan nila talaga kung saan yung problema. Needless to say, hindi sila kasama dun sa bagong facility. Iba na ang sistema ang gagamitin para using more of technology to make sure that their communications with the outside world are stopped. When you mentioned earlier, sir, na meron po kayong na-identify na mga personalities, big personalities involved dito sa illegal drugs, without identifying them, gaano sila kadami? I mean, are they involved in our government? No, they're not. Yung first identification namin are the 200 high-value detainees sa loob ng Muntinlupa who are apparently still active from intercepted communications and intelligence briefings. The other high-value targets are, a lot of them are based abroad. So it's the supply side that we're, and how to intercept their interdiction nila papunta dito pa loob ng Pilipinas ang inaay nila. Alvin Baltazar, Radio Pilipinas.
Secretary, doon sa nabanggit niyong high value detainees na nag-ooperate doon sa Bilibid, ililipat sila na naka-identify na tayo kung saan lugar yung posible. Yes, meron na pero hindi ko pa po nang sabihin. Pag nailipat na, saka kami magbe-briefing ulit. Secretary, kasama ito doon sa ni-report natin kay Pangulong Marcos. Kasama yan natin. Upon his instructions rin na gumawa ng bagong paraan kung paano maipipigil lang kami ng communication na napalabas ng Muntinlupa. Secretary, anong naging reaction niya? Nagulat ba siya na meron pa rin nag-ooperate doon sa building? Alam niya eh. Siya nagsabi sa amin eh. So through his own intelligence briefing, siya nagsabi sa amin, they validated the same and so we had to take proactive measures against it. Ivan Mayrina, GMA Integrated News. What prompted the meeting yesterday? Nagkaroon ho ba ng report ang Pangulo na taas ang drug consumption or buhay na naman? Hindi, it's actually, kasi pala pataas ng pataas ang seizures on the ground, pero puro maliliit, puro 1 kilograms, 2 kilograms. Obviously, there's something wrong kung puro ganun lang nahuhuli. So, the drug trade is more sophisticated now. They use more sophisticated methods in distribution. They use cryptocurrency to hide their proceeds. So, it's a different war altogether. If you look at the amount of seizures na ginagawa ngayon, it's on a record number as compared to before. And that is because of a more comprehensive plan by the government. But where we are deficient is on the supply side. So that's where the plan is now, how to go after the supply side. Did you say crypto? Ginagamit na rin yung cryptocurrency? Cryptocurrency ginagamit nila to hide the proceeds. Okay. So it's a very sophisticated network already. Secretary, on another issue, we're getting reports na na-arresto daw po si retired Colonel Garma in the U.S. Can you tell us more about the circumstances of the arrest? Yes, she took PR 104 last Sunday. Sunday here, PR 104. She arrived in the U.S. in San Francisco. Wala siyang hold departure order. She's not been charged with a crime, kaya pwede siyang lumabas ng bansa. Kasama niya ang kanyang anak na babae. As far as we know, and it's been verified that she had no departure order. She had a visa, but apparently, and in the course of the hearings ng Senate, her visa was canceled. So, nagbaka sakali yata siya na pumunta ron. Dumating siya sa Amerika. Ang U.S. Immigration INS, ang USINS, ang nag-flag sa kanya, detained sila, and they are in the process of being sent home here, back here to the Philippines. Sorry, balikan ko lang po yung sa Bilibid. Alam ko ho sinabi ninyo na ang pagpapalit ng tao ay hindi solusyon. But are we still retaining the Bucor director? The Bucor director is the one who is in charge of the of identifying kung sino yung mga high value targets doon. Siya rin in charge of identifying kung sino yung mga possible culprits sa loob. They've tried many solutions, but it seems that this is the last straw. Talagang ililipat na talaga yung mga detainees. Any more questions? Pia Gutierrez, ABS-CBN. Sek, dun sa shift natin sa strategy no sa against drugs, may targets po ba na binanggit ang Pangulo? And how would we effectively address yung entry ng illegal drugs coming from other countries? The number one control point that has to be addressed is the Manila International Container Port, Subic, and PBDEC in Cagayan. They seem to be the main transit points of drugs now. You have to remember that there are 10,000 containers a day which pass through the port. And opening them up one by one will paralyze the entire economy of the country. So now, ang ginagawa nila ay magiging close ang collaboration nila with the foreign anti-drug entities like the USDEA para on the supply side pa lang, papasok pa lang dito, may interdiction efforts sa kagad. Luisa Cabato, Inquirer.net. Sir, just to clarify, kaya po na-detain si Garma is dahil sa visa niya na na-cancel? Yes, she had a canceled visa. So, her and her, as far as I know, her and her daughter's visas were canceled. And kasama po ba ito sa napag-usapan niyo ni President kahapon? Yeah.
No, it was not discussed there. It was discussed between SOJ and I and the GPNP. Sir, last na lang. So, sino po yung nag-inform sa Philippine authorities about dun sa nangyari? Sa Interpol, tsaka sa immigration. Si, ang nagsabi sa akin ay si Chief Marbil, and SOJ got the same information also. Shona Yu, People's Journal. Sir, quick follow-up on that. Bakit po kasamang kinancel yung visa ng anak ni... I have no idea. It was... We don't even know why Garma's canceled, visa was canceled. Apparently, the U.S. Flagged her and na-cancel yung mga visa nila. Kasi yung pati anak hindi pinapasok eh. Pareho silang upay yung pinauwi dito. As far as I know, pa-uwi pa lang. Pa-uwi pa lang sila dito. Kailan ang dating, sir, expect? I think tomorrow ang ang flight na kukunin nila. Pia Gutierrez again. And pagdating nila dito, sir, what will happen to... Nag-coordinate na ang ating Bureau of Immigration at INS doon. Pagdating dito, didiretso siya balik sa Senate. Kasi Senate witness yan eh. She's actually not been charged with any crime. She's actually a state witness. So, wala talaga siyang... Pero she has to be detained again in the Senate. Pero sir, technically wala pa siyang kaso dito. Wala pa. But she has to be processed again. Diba? She has to be debriefed. And she is the Senate's witness. So, and the Congress's witness. So, sila muna ang mag-handle sa kanya. Thank you, sir. Sir, just to clarify, kasi wala siyang kaso, she was not arrested, no? She was not arrested. She was deported. Are there any more questions for Secretary Remulla? Alvin? Secretary, kahapon kasi nabanggit ni Secretary Chavez na binigyan na kayo ng authority ng Office of the President para mag-declare ng suspension ng klase at saka trabaho sa mga public government offices. Ano yung magiging cue natin for you to declare ng suspension ng klase at saka ng... Siyempre, you read the weather maps. Very accurate naman. We don't just... PAGASA is now more adept at reading it and forecasting it. But we also rely on JTWC, the Windy app, the Japan Meteorological System. So lahat ng information ginagather namin. We make a predictive model and the rain forecast model. Dati kasi ang ginagawa mitlang path and wind. Ngayon pati ang rain forecast ang sinasama. Secretary, are we going to set a timeline ng oras ng pagdedeklara para hindi naman masyadong gahol yung... Well, when I was governor of Cavite, I was always a day ahead. Yung binabasa ko lahat. So we'll always be a day ahead of everyone. In fact, for Typhoon Ophel, ang instructions namin ay, kasi yung mga, siyempre yung mga nasiraan ng bahay, uuwi, titignan ang gamit nila. But as soon as predicted na kung saan talaga ang total path niya, we're not 100% sure, but it looks like it's gonna enter through the tip of Cagayan and exit through the tip of, through Batanes. Hindi na siya same path. Parang pakanan siya, paakyat papunta Taiwan. So the eye of the storm will hit the tip of entry ang, I think, Isabela and Cagayan, either one, and exit only the very eastern part of Luzon, ang eye of the storm. Thank you, Boss. Ang predicted rain downfall niya ay 100 to 150 millimeters. Follow-up lang po dun sa tanong ni Kuya Alvin regarding dun sa pag-identify ng signal ng bagyo. Hindi na po wind, kasama na rin yung rain. Kasama yung rain outfall. Kasi ang failure natin sa... Christine, ay tinignan lang natin yung wind. Hindi natin tinignan yung depth and yung flow ng expected na tubig. Hindi nila na-anticipate na sa within 36 hours, 960 millimeters was dumped in Sorsogon. And that's a record number. Remember, Ondoy was only 480 millimeters and devastating para sa atin. Ayun, storm of the century as far as rainfall was concerned. Kasi yun, 960. So, double that of Ondoy. And cascading all towards Kamsur. So, pagka ho sa ilalim sa signal number one ng PAGASA, ibig sabihin, yung lakas ng hangin ay 75 kilometer per hour plus yung rainfall niya is 85 millimeter, ganun po.
ang ano, nagkaroon na po sila ng bagong may ano. May bago ng chart na ginagamit kami. And we're being more proactive about it. Ang titignan namin is a 4-day window kung saan ang path niya. Every day it changes eh. Pero at least 4 days on, we're already warning the regions, the OCDs alarmed already, the local governments are alarmed already. Ito yung posibleng mangyayari. So, mas proactive na tayo. And it worked in this part kasi for the first time for a major storm to hit 2 times in a row, 0 casualties tayo up north. And congratulations to the governors and the mayors. So, we're expecting po from PAGASA na maglalabas po sila ng mga bagong guidelines sa pag... No, hindi bago. They will release it more often. Ang timeline namin yun is 4 days before. May kita mo naman sa weather map yan eh. When it's 2,000 kilometers away from the Philippine area of responsibility, then we start tracking the storm and start the preemptive measures already. Yes, ma'am. Sir, balik lang ako dun sa sinasabi niyong ililipat yung 200 inmates. Sir, paki-describe na lang po, gaano ka-secure, gaano ka, ano ang itsura nitong mga, itong facilities na ililipat po yung doon, yung 200 na high-value? Itin nyo na lang paglipat nila. We will have a press briefing sa loob at makikita nyo kung anong itsura ng facilities. But it is pretty soon. It is imminent na ililipat na sila. So, kaya din yun, sir, yung 200 doon? Kaya? No, kaya naman. Kaya naman. If your question is within Metro Manila, it is somewhere in the Philippines. yes, sir. Sir, wala Alcatraz. Safe to say, it will be the most secure facility yet built. And yung communication lines sila will be totally cut. Hindi ba, sir, island ito? Like, nabanggit kasi... We're 7,000 islands. We're always in an island, diba? So we're 7,000 islands, so it'll always be within one of the islands, but it'll be very secure. Bagong ginagawang yan. Eileen Taliping, Abang. Sir, saan nagkulang po ang Muntinlupa sa intelligence? It's breaking the culture. Breaking the culture inside Muntinlupa. Kung titignan mo kasi yung mga ang sistema ron, yung mga employees ay ang tawag dito. It is passed on from one family to the other. Some of them are 4 generations of employees inside Bucor. So may sistema na siya. Sistema na eh. Kahit anong gawin mo, may mangyayari masama. Eh. Follow-up question from Alvin Baltazar. Secretary, hindi naman mangyayari yan kundi dahil sa pera eh. Magkano yung involved ng pera? We are ascertaining it. Si Bureau of Corrections, GM, DG will be giving us a full report by this week. But safe to say, it is in amounts large enough to sway even the most... kasi kahit nung panahon ni PRRD, when they put yung army ang bumantay sa... Armed forces ang bumatay sa inmates eh. Pati armed forces, nakurap rin nun eh. Diba? Pati sila eh. So, we have to do something different. And we're doing something different. Sir, estimated amount lang per week doon lang sa pinakamababang. We don't have that. We don't have that yet. Wala pa. Ivan? Secretary, medyo lilihis ako ng topic ulit. Tungkol naman to sa election, ang sinabi po ng Legal Network for Truthful Elections, nagagamit daw po sa illegal na paraan sa pangampanya yung abuse of state resources, especially ng mga incumbent officials na may access sa gamit, pasilidad, mga tao, pag-aari ng gobyerno na dapat para sa mga tao, nagagamit para sa personal nilang pangampanya. Where do you stand on this, Secretary? Being a former local government official and now the Secretary of the Interior. Well, I've been in the good side and the bad side of that. Nung governor ako 2010, si President Aquino went to the province 7 times to campaign against me with the full force of Malacanang. Back then, ginamit laban sa akin. Thankfully, nag-succeed pa rin ako. In the end, it's about performance. You cannot put a good man down. And nanalo usually ang most deserving candidates. So kahit anong tyranny of the incumbent analysis ang gagawin nyo, in the end, it's the best candidate that wins.
But kung pagbabasehan po natin ay batas, election laws. So. Well, they can always file a complaint with COMELEC. Titignan nila kung may violation. Pero ang safeguard talaga niyan dapat COMELEC eh. COMELEC talaga yan. Pero as DILG Secretary, ano ho ang guidance ninyo sa mga LGU officials? Well, we're very strict with the sa pagdating ng election ban. Election ban na talaga yan. Hindi na pwede. And if there are cases filed, which several were in the last elections, na-disqualify sila ngayon for this election. So it is up to both parties, the one on offense and the one on defense, to file the necessary charges para mapigil lahat yan. And if it is proven true, which we will be very fastidious with, then there are no sacred cows in this government. And anyone and everyone who is guilty will be met with the same force of the law. Do we have any more questions from MPC? Last two questions. Luisa Cabato again. Sir, going back lang po kay Garma, no? Clarify lang po namin, House Witness po siya, not Senate po. House Witness. House Witness pala siya. Tama. Then, alam niyo ba bakit na-cancel yung visa niya? Hindi ko alam. Actually, it was the U.S. prerogative to cancel it. Yeah. Ang alam ko dyan, they will inform you if your visa is canceled. Eh. I'm sure she was informed. I'm sure. We were not party to the arrest. Sila lang eh. So, in-inform lang na she was arrested and she was being... Walang HDO eh. Walang HDO talaga eh. Detained. Sir, what happens next pag balik niya ng Pilipinas? Magkakaroon ba ng sanction since nag-attempt siya na lumabas? Wala siyang HDO nga eh. So, there's no reason to... I confirmed with the Bureau of Immigration, walang HDO. She was free to travel anywhere except to the U.S. kasi wala siyang visa. Cancel the visa niya. Yes? Helen Flores, Philippine Star. Paano siya nakalabas ng... Philippines kung canceled na yung visa niya? You wouldn't know. Wala naman kasing, hindi naman dinadala na yung embassy yan tapos sa stamp. At wala rin naman kung, for all of you who've traveled in the airport. Ang nag-check lang naman dito is local immigration officer. Wala naman computer link to the U.S. yan. So diba? We do not know kung canceled. Upon entry mo lang malalaman. And that's our last question. Thank you very much. Thank you very much, everyone. DILG Secretary John Vic Remulla. And that's our briefing this afternoon. Magandang hapon, Malacañang Press Corps. Magandang hapon sa inyong lahat. Thank you.